and welcome back to my channel. So for today's video, gagawin ko yung aking April and May favorites. So, di ba? Nakalipas na yung 1 month, ngayon ko palang gagawin yung aking April favorites. So, pinagsama ko na lang sila guys, yung April at saka yung May. Para tuloy-tuloy pa din yung paggawa ko nung monthly favorites ko. Kasi sayang naman kung yung April hindi ko siya magagawan. And yung mga ipapakita ko sa inyo ng mga products, ito guys, yung talagang sobrang nagustuhan ko for the month of April and May. So, hindi ko na patatagalin pa itong video na to, and without further ado, let's get into the video. So, first guys, itong papakita ko sa inyo is a makeup base or yung parang tinatawag natin na cushion. Ganyan yung kanyang itsura. Hindi talaga ako mahilig sa mga cushion kasi, una sa lahat, pag nilagay ko yung cushion sa face ko, namumuo dito yung ano, yung white. And then dito rin sa ano ko, under eye area, tsaka dito sa my eyelids ko. Talaga alam mo yun, namumuo yung parang line ng nilagay ko na cushion. Kaya sobrang ayoko talaga na nagko-cushion ako. And nung ginamit ko tong cushion na to, akala ko katulad din siya nung mga nagamit ko na dati ng mga cushion. Pero hindi guys, nagkamali ako. Ito na ata yung cushion na sobrang nagustuhan ko dahil hindi siya talaga nag-line dito sa under eye area ko, dito sa my nose area sa gilid. Talagang hindi siya namuo dyan. And then, hindi rin siya nag-ano dito sa my ano ko, nose line. Parang nagbabakas yung aking salamin. So, ito talaga guys. Nagustuhan ko talaga tong cushion na to. At ito yung La Palette. La Palette Beauty. Ayan. And mabibili nyo lang siya guys sa Caris. Ayan. And hindi ako sponsored ni Caris guys para i-promote itong cushion na to or itong product na to. Talagang nagustuhan ko siya. Yun yung na-experience ko dito sa cushion na to. So, ganito yung kanyang itsura. Ayan. O, diba? London. Tapos parang nagmi-mirror effect siya dyan. Ayan, color gold. And yung shade ko pala dito is number 21. Ang maganda pa dito, meron siyang SPF 50 plus PA plus plus plus. So, ayan. Tapos, ganito yung kanyang itsura. Ayan, ganyan yun. Mayroon siyang malaking mirror dito and then color red yung kanyang puff. Ayan. Hindi ko pa ginagamit to kasi meron pa akong extra na cushion puff. At ayun yung ginagamit ko ngayon. Ito yung nasa face ko na cushion. Ganyan yung kanyang itsura. And hindi ko pa tinatanggal din yung ano niya. Tapos parang siyang spider web. Ayan. Sobrang okay sa akin nito guys, itong cushion na to. Ito lang talaga yung cushion na parang nag-work ng mas matagal kesa dun sa ibang cushion na nagamit ko. And ilalagay ko na lang yung link nito sa aking description box below. Tapos next product naman guys na nagustuhan ko is itong Chica Y Chico na matte powder. Ito yung color pink, ayan. Number 1 matte pink yung pangalan niya. Ayan, ganyan yung kanyang itsura. Guys, ang pinagkaiba nito sa mga ibang loose powder, ito kasi sobrang tagal niya. Alam mo yun, bago ka mag-oily. Tapos yung bawat beads pa nung powder niya, sobrang smooth, tapos sobrang silky niya. Nagustuhan ko siya kasi kahit na dry skin ako, okay pa rin siya. Hindi siya yung sobrang matte na matte sa face ko. Parang alam mo yun, napapatagal niya lang yung pag-oily ng face mo. Hindi niya kagad hinahayaan na mag-oily ka. Mabibili niyo to guys at saka ito, ayan, sa Caris store ko. Ililink ko na lang dito sa aking description box below. Sa foundation naman tayo, nagustuhan ko rin ito guys, yung Benefit Hello Happy Soft Blur Foundation. Ganyan yung kanyang itsura. Ayan. Ito lang yung mini size nila kasi akala ko, nung bumili ako ng mini size, medyo ganito siya kalaki. Ngayon pala, ganito lang siya kalit. Pero, ang dami niyang laman. Siguro nakakalimang gamit na ako dito. Light to medium. Or parang light coverage. Next item naman is itong Pop Studio Cosmetics. Cosmetics. Ayan. Ito yung liquid eyeliner pen duo ni Sarah Geronimo. Ayan, kahit na nagtatai siya, gusto ko pa rin yung pag-apply niya. Dito guys, pag nagka-cut-eye ako, ayun. Kahit medyo mataba yung kanyang tip, okay lang sa akin. Kasi alam mo yun, akala ko hindi ko mape-perfect yung cut eye kapag ito yung gamit ko. Pero nagkamali ako. Kasi maganda siya na pang cut eye. Talagang nape-precise niya yung matulis dun sa parang ano mo, eyeliner. Tapos next naman guys, is itong Lucas Papaw Ointment. And alam ko, na-featured ko na to sa mga dati ko pa na favorites video. Ito guys, sobrang naging favorite ko talaga. Ito lang yung lip balm talaga na naging okay sa akin.
nung sinabi ko sa inyo na nagkaroon ako dito ng parang, hindi ko alam kung singaw ba yun or basta meron akong naging sugat dito, lahat ng lip balm, ginamit ko, in-apply ko siya dun, pero walang nangyari. Tapos, nung nag-order ulit ako nung Lucas Babaw, kasi dati, naubusan na ako nun. Kaya gumamit ako ng ibang lip balm. Pero ngayon, ayan, umorder ako ulit at ito yung nilagay ko. Tapos, ayun, wala man lang isang araw, talagang nai-heal niya na kagad yung parang singaw or sugat dito sa malapit sa lips ko. Kaya ito talaga guys, sobrang okay. Tapos alam mo yun guys, kapag meron kang dry lips, hindi siya aabot ng isang araw para ma-heal niya. Talagang alam mo yun, mga siguro 5 hours lang, mapapalambot niya na kagad yung lips mo. Kaya ito talaga sobrang the best na para sa akin. Medyo pricey siya kapag binili mo siya sa Watson. If I'm not mistaken, 599 ata yung ganito kalaki. And then, 499 naman yung ganun liit, yung may lip applicator. Pero pag binili mo to sa online, pero make sure na yung bibilhan mo is authentic lahat ng mga binibenta niya ng mga ganito or mga products or mga ibang mga makeup. Kapag online mo siya binili, makukuha mo lang siya ng 299 pesos. Pero ganito na yung size niya. Ito yung ano guys eh, 25 gram. Kasi merong 15 gram na ganito yung may lip applicator. Sobrang the best nito guys. Lahat ng lip balm ko ipagpapalit ko dito kay Lucas Papaw. Meron ako ditong apat na bagong lip tint na favorite. Pero bago tayo pumunta sa mga lip tints guys, tapusin ko na muna yung iba. So, itong ipapakita ko, hindi na siya nasa makeup category. So, parang random na lang ito. Next naman is itong Packet Back Unicorn It My Work. Very smart yung kanyang flavor. Sobrang bango nito guys. Tapos meron pa siyang glitter effect. Ito yung pinaka sobrang favorite ko na packet back na hand sanitizer. Meron siyang glitters dyan. Color pink. Sobrang favorite ko to. Ganyan siya guys. So, very smart. Rihanna na perfume. Ito guys, naging favorite ko siya kasi sobrang bango niya para sa akin. Ayan, parang alam mo yun, pang ano siya, working girl talaga yung amoy niya. Ayan. Ito pala guys, galing siya kay Essa. So, thank you so much Essa dito sa perfume. Sobrang nagustuhan ko talaga siya as in. Kaya ito guys, marirecommend ko sa inyo tong perfume na to. So, ang unang lip tint na ipapakita ko sa inyo guys is itong Pop Studio Cosmetics na Lip and Cheek Tint. Ito yung Tempo. Tapos, ang shade niya ay Reds 02. Ayan, nakalagay dyan. Ito yung kanyang itsura. Tapos, meron siya dito, at ito yung shade niya. Ayan guys, yung shade niya. Tapos, yung isa naman is ganito. Gel tint siya, hindi siya watery. Meron siyang konting velvety. Tapos, ang maganda pa dito, kaya ko siya nagustuhan kasi long lasting siya. Talagang nagtatagal siya sa lips mo. Kaya para sa akin guys, ito yung pinaka worth it dun sa makeup line ni Sarah G. Dun sa kanyang Pop Studio Cosmetics. Ito talagang lip and cheek tint na to. Yung pangalawa naman ni lip tint na nagustuhan ko din. Kapangatlo na pala to kasi iisang brand lang siya pero magkaiba siya ng shade. At ito yung Peri Pera Airy Ink Velvet. Ito siya. Ganyan yung kanyang itsura. Sobrang nagustuhan ko sila kasi ang ganda ng combination nung dalawa kapag pinag-mix mo siya sa lips mo. So, ipapakita ko yung shade niya. Ayan. Ito si Sold Out Red. Ayan. Color, ano talaga siya? Red na red. Tapos, ito naman yung number 15. Burgundy Plum ata to. Yung shade niya. Ayan o. Sobrang ganda guys, nung dalawa. Sobrang ganda talaga ng magagawa nila na combination sa lips mo. Tapos, last but not the least guys, pinaka-favorite ko talaga to sa lahat. As in, ito lagi yung ginagamit ko sa cheeks ko, sa lips ko, and then dito sa eyelids ko. Ito yung nilalagay ko na everyday kasi sobrang nagustuhan ko talaga siya. At ito yung Take a Layer ng 3CE. So, ganito yung kanyang itsura. Ito yung multi-pot. Tama, 3CE multi-pot. At ang shade guys nito ay Primula. Then ganito yung shade niya. Sobrang ganda ng shade na to guys. Ito yung pinaka-burgundy. Ayan, ganyan siya. O, diba? Sobrang ganda ng shade. Tapos very matte pa niya. Tapos
long lasting siya sa cheeks. Kahit maglagay ka ng powder sa cheeks mo, okay lang. Nandun pa rin yung cheek tint kasi matte siya kapag nilagay mo. Sobrang okay talaga sa akin nito. Sobrang mare-recommend ko pa siya sa inyo. Medyo pricey nga lang siya pero worth it to guys, sobra. So there you go guys, at ayun yung aking mga naging favorites ngayong month ng April at May. And I hope nagustuhan niyo tong video ko at nakatulong siya sa inyo. So thank you so much guys for watching this video. Don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala akong Instagram and Twitter guys. You can also follow me there para ayun. Let's be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!